nagpasasalamat at natatanging kahilingan ni na Edwin, Annalyn, Luis, Emmanuel Rivera, Kenneth Lloyd Zaragoza, Pepito and Lolita Domingo and family, Rosalina Mendoza at pamilya, Justina Santiago at pamilya, Nelda Ravon and family, Maylene Pagtalunan, Marilu and Renato Carsocia, Herminia Dayao, Estrella Victoria at pamilya, Pranico Fronel, Rafael, Frederick Solis, Maria Ethel Alincastre, Esperanza de la Cruz at pamilya, Doktora Marcelita Alfani at Rogelio Namo at mga anak, Lolita Guevara, Evelyn Patalbo Aman, Attorney Lynn Danao Moreno, at para sa kaarawan ni Attorney Lynn Danao Moreno, pasasalamat ni Richard Clemente, gayon din ang kanyang kaarawan. Special intention will Helmina Erorita, Fortunato Chico and family, Aurora Santiago and family, Richard Rebutok and family, James Boncavil and family, Maria Charlotte Jane Boncavil. Para sa maagang pagaling ni Edgardo Perez, Rosario Perez, Ana Katrina Perez, Krista Eliza Perez, Kiano Yoloshano Perez, Edgardo Perez Jr., Gabriel Candelaria, Rayben James Bondoc, Sister Mini Reyes, and Sister Ayin Ople. Para sa mga, gayon din kay Ramoncito Marquez, para sa mga yumaon nating kapatid na sina Romeo Romulo, Irene Narciso, Dr. Rodolfo, Segundina, Nestor, Hermogenes, Isidra, Romeo, Teresita, Renato, Maxima, Olegaria, Henry, Andres, Jim Robert, Florentino, Cesar, Raymond Elzel, Milagros, Priscilla, Gloria, Catalino, Gabriel, Annika, Herminia, Francisco, Divina, Pelomena, Carlos Jr., Jose, Pedro, Elaine, Rose Ann. At lahat ng mga namatay sa COVID-19 at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Ang lahat po'y tumayo at dasalin natin ang Regina Celi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, O Reyna ng Langit, magalak ka, Aleluya. Sapagkat iyong minarapat mong taglayin, Aleluya. Ay nabuhay na maguli ayon sa kanyang sinabi, Aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Aleluya. Magalak ka at matuwa, O Birheng Maria, Aleluya. Sapagkat ang Panginoon ay tunay na nabuhay na maguli, Aleluya. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, nais mo na sa muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus ay hatdan ng galak at sang kamunduhan. Hinihiling namin sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria ay makamtan namin ang ligaya ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristong anak mo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Gayon din ang kaluluwa, isama po natin ang kaluluwa ni Francisco Alincastre.
Linggo ng Pagkabuhay, si Jesus ay pinako ng mga Hudyo sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Si Jesus ay muling nabuhay upang maging mga anak tayo ng Ama. Ngayon ng dakilang araw, ipinagbubunyi natin ang muling pagkabuhay ng ating manunubos. Muli siyang nabuhay, kaya't ang tao ay maaari ng mabuhay ayon sa panukala ng Amang nagmamahal ng walang maliw. Sa banal na misa, purihin natin ang Panginoon sa kanyang ginagawang pagliligtas sa atin. Alleluia, alleluia. Mga kapatid, muli na namang tayong nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at masiglang makiisa sa ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo.
Kaya naman, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipalalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Iyoko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiyo po na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturhiya ng Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Hudeya na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ay ipinako nila sa krus. Ngunit, muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noon pang una ay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang araw na iyong may kapal, magalak tayo't magdiwang. Siya'y mabuti.
kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanila, pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Kamay mo naman, Kapal, mag-alak tayo't mag-iba. Ang lakas ng kikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Kamay mo naman, Kapal, mag-alak tayo't mag-iba. Ang batong natakwil tayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamala ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalukot-lukot. Kamay mo naman, Kapal, mag-alak ikalawang pagbasa, ipinahayag sa atin na tayo'y dapat mabuhay na ayon sa buhay na kaloob ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't pag sumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag siya ay nahayag,
mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Ebanghelyo, ating maririnig na tulad ni Maria, mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal Jesus at sinabi sa kanila. Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunakan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang paniyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi iwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siyang naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga naman po, Father. Maligayang dakilang kapistahan po ng muling pagkabuhay. Happy Easter po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoong muling nabuhay. Mga kapatid, ang araw na ito, ang pinakatunay na Pasko. Tayong mga Pilipino, tayong mga Katoliko, ang iniisip lang natin na Pasko
ay yung Pasko ng December 25. Pasko ng pagsilang. Ngunit ang pinakatunay, ang pinakamataas, ang pinakarurok ng pagdiriwang, ng lahat ng pagdiriwang natin bilang mga Katolikong Kristiyano, ang pinakamataas ay ang Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya, mga kapatid, may tanong po ako sa inyo. Sino po ba dito ang nakakaalam ng tunay na kahulugan ng Pasko? Mayroon po bang nakakaalam sa inyo ng kahulugan ng Pasko? Naku po. Silence means... I presume, yes. No? Bilang mga Katoliko, taon-taon ipinagdiriwang natin ito. Pero mahalaga sana, malaman natin ang tunay na kahulugan ng salitang Pasko. Ang Pasko po ay nanggaling sa salitang Pasch. No? O pag sinabi natin ito sa ibang wika, ito yung tinatawag nating Passover. No? Passover. Na sa matandang tipan, napakinggan natin ay ang Panginoon ay parurusahan ang mga Ehipto. Pero tandaan natin, ang mga Israelita ay nasa lupain ng Ehipto. Kaya para hindi maparusahan ang mga taong mga Israelita, kailangan nilang magpumatay ng kordero, ng tupa, at ang dugo ay ibaba, ipapahid sa hamba ng kanilang pintuan upang pag nakita ito ng mga anghel na siyang magpaparusa sa mga Ehipto, ay ito ay lalaktawan. Ito ay tatawiran lamang. At hindi po parurusahan ang sinumang naroroon sa bahay na ito. Sila ay maliligtas at hindi maparurusahan. Yun po ang kahulugan ng Pasko. Ang dakilang pagtawid. Kaya po mga kapatid, sa dalawang Pasko na ipinagdiriwang po natin, ang Pasko ng pagsilang at ang Pasko ng muling pagkabuhay, itong dalawang ito ay dalawang dakilang pagtawid ng Diyos. Noong ipinagdiwang po natin ang Kapaskuhan ng pagsilang, ang Panginoon ay tumawid mula sa pagka-Diyos patungo sa pagiging tao. Ngunit, noong siya ay naging tao, kailanman hindi nawala ang kaniyang pagka-Diyos. Ang dakilang pagtawid ng Pasko ng pagsilang ay mula sa langit papunta sa lupa. Mula sa pagka-Diyos patungo sa pagkatao. At ngayon po, Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay ang dakilang pagtawid ng Panginoon sa kamatayan patungo sa buhay. Sa kadiliman, pagtawid sa kaliwanagan. Kaya nga kahapon, kung tayo po ay nagsimba, napakadilim ng ating simbahan noong una. Ngunit nung ipinahayag ang papuri sa Diyos, ang simbahan ay puno, napuno ng kaliwanagan. Noong Panginoong Jesucristo ay nabuhay, mula sa kadiliman ay nagkaroon ng kaliwanagan. Mula sa ating pagkakasadlak sa kaparusahan, patungo sa kaligtasan. Mga kapatid, ito yung pinagdiriwang natin. Kaya dapat tayo ay magsaya. Tayo ay magdiwang. Tayo ay magalak. Masaya po ba kayo ngayon?
Parang napipilitan. Mga kapatid, meron po kong nais ibahagi sa inyo. Kayo po ba ay palaging nanonood ng action movie? O kaya, probinsyano, ang minamahal nating Cora Paroco ay paboritong-paborito ang probinsyano. No? Siguro karamihan sa atin nakapanood, kung hindi man mahilig, ay nakapanood na ng mga action movies o ng mga teleserye, lalo't igit ang probinsyano. Karaniwan po, sa mga action movie, anong nangyayari sa bida? Mabubugbog, no? Handusay, duguan, nagnaduguan, no? Halos mamatay. Kaya akala ng mga kontrabida, ang bida ay patay na. Kaya nagdiriwang ang mga kontrabida. Nagsasaya na ang kontrabida. At sa panahon na ito, usong-uso ang tinatawag nating prank. No? May kanya-kanyang prank na nauuso. No? Kunyari, prank na niloko ng jowa. Kunyari, may jowa na iba. No? Niloloko yung asawa o yung kasintahan. Yung prank na hinihimatay. Yung prank na kung ano-ano. Usong-uso ang prank ngayon. At alam ko, batid ng lahat ang prank, kahulugan ng salitang prank. Ngunit bago pa mauso ang prank na ito, sa panahon na ito, bago pa maloko ang lahat, ang Panginoon ang unang nag-prank. Isa prank, no? At sino ang kaniyang naloko? Si Satanas. Ang mga demonyo. Nagdiriwang na ang mga demonyo. Nagdiriwang na si Satanas. Akala nila nagtagumpay sila dahil ang Panginoong Jesucristo ay namatay. Nagdiwang Sabado de Gloria tahimik. Ang mga simbahan ay puno ng kadiliman, katahimikan. Ang Panginoon ay nahihimlay. Ngunit akala ng demonyo, sila ay nagtagumpay. Ang akala ng demonyo, sila ay nanalo, nagdiwang, nagalak, nagsaya. Ngunit, nagulantang na lang sila nung ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay. It's a prank. Kaya po mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagpa-prank lamang sa atin. Ang Panginoong Jesucristo ay tunay na nabuhay. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay hindi kathang-isip lamang. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay hindi guni-guni lamang. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay hindi prank lamang. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay tunay at totoo. Kaya dapat tayong magdiwang. Dapat tayo ay magalak. Dapat tayo ay magsaya. Ngunit ang tanong, sa panahon ngayon ng punong-puno ng pagsubok, pandemya, patuloy na pagtaas ng mga kaso araw-araw. Patuloy na pagpuno ng mga ospital. Marami sa mga tao ngayon na nagkasakit ng COVID-19 ay namamatay na lamang dahil hindi makapasok sa ospital dahil sa dami ng nagkakasakit. Marami sa mga tao ngayon dahil lockdown na wala ng trabaho na naman. Marami sa mga tao ngayon ang naghihirap, nagugutom, nagdurusa, nalulungkot. Marami sa mga tao ngayon dahil nagkasakit, iniwanan,
iniiwasan, pinangdidirihan. Ngayon ang tanong, anong dapat nating ipagsaya? Anong dapat nating ipagdiwang? Totoo bang nabuhay ang Diyos? Sa paningin ng mga taong nagkasakit, sa paningin ng mga taong nagugutom, sa paningin ng mga taong naghihirap sa panahon na ito, ang tanong nila sa atin, nasaan ang Panginoon? Kung totoo mang nabuhay ang Panginoon, nasaan siya? Mga kapatid, marami man ang nagdurusa, naghihirap, nagdalamhati, nahihirapan, nagkakasakit, at namamatay. Hindi po maiaalis na ng realidad na ito na ang Panginoon ay muling nabuhay. Tandaan po natin na ang ipinagdiriwang po natin ngayon ay ang dakilang pagtawid ng Diyos mula sa kamatayan papunta sa buhay. Kaya hayaan natin ang Panginoon na muling nabuhay, ang siyang magtawid sa atin mula sa ating pagkakalugmok upang tayo ay muling ibangon. Mula sa ating pagdurusa papunta sa pagdiriwang, mula sa ating paghihirap ay ibangon tayo ng muling nabuhay na Panginoon sa ating kahirapan. Tayo ay itatawid ng Panginoon sa kahirapan na ito papunta sa kaginhawaan, sa kalungkutan patungo sa pagsasaya, sa paghihirap patungo sa kaginhawaan, sa sakit, sa mga nagkasakit, papunta sa kagalingan at sa kalusugan. At ang mga namatay nating mga kapatid nang dahil sa virus na ito ng COVID-19, sila ay pagkalooban ng Panginoong muling nabuhay ng buhay na walang hanggan kasama niya sa kanyang kaharian sa kalangitan. Mga kapatid, marami mang nagdurusa, marami man ang nahihirapan, marami mang dahilan para tayo ay maging malungkot. Ngunit hayaan natin na ang araw na ito ang ating maging pag-asa. Hayaan natin na ang pagdiriwang na ito ang siyang parang araw natin ng pagsikat na sisilay sa atin mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Opo, marami ang dahilan para tayo ay maging malungkot at mawala ng pag-asa. Ngunit hayaan natin na ang Panginoon, ang muling nabuhay, ang siyang magtawid sa atin sa pandemyang ito, sa paghihirap na ito, sa pagdurusa na ito. At hayaan natin, at alam ko, darating din ang panahon na malalagpasan natin, mapagtatagumpayan natin, at muling masisilayan sa mukha natin ang ngiti, ang pag-asa, ang pagdiriwang. Mabuhay ang Panginoon, ang muling nabuhay. Muli po, ang aking pagbati sa inyo. Happy Easter sa ating lahat. Magsitayo po ang lahat. Ngayon po ay gaganapin natin ang pagsasariwa sa pangako
ating pagbibinyag. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkabuhay at pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo ay binyagan, upang kasama rin niya tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't seriwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Palikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kaniyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kaniyang angkan, pakisagot ninyo itong tatlong katanungan. Para kayo ay makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ba ay itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman, ating harapin ang ating pananampalataya. Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihan Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo ay muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay wiwisikan ng banal na tubig, at habang tayo ay winiwisikan ng banal na tubig, kakantahin po natin ang isang pananampalataya. Thank you.
kay Kristong Panginoon ng buhay, sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Haring Matagumpay, panalangin namin pakinggan. Haring Matagumpay, panalangin namin pakinggan. Panginoong Hesus, liwanag na nagniningning sa kadiliman, inakay mo sa buhay ang iyong sambayanan, at pinagkalooban ng biyaya ng kabanalan ang aming marupok na kalikasan. Maipagdiwang nawa namin ang araw na ito bilang papuri sa iyong kadakilaan. Kami dumadalangin. Haring Matagumpay, panalangin namin pakinggan. Panginoon, tinahak mo ang landas ng pagpapakasakit at pagkamatay. Makihati nawa kami sa iyong paghihirap at kamatayan, at muling mabuhay upang makibahagi sa iyong kaluwalhatian. Kami dumadalangin. Haring Matagumpay, panalangin namin pakinggan. Anak ng Ama, aming Panginoon at kapatid, hinirang mo kami bilang kalipunan ng mga pari para sa Diyos. Ang aming masayang alay ng papuri sa iyo, nawa ay aming maihandog. Kami dumadalangin. Haring Matagumpay, panalangin namin pakinggan. Hari ng kaluwalhatian, hinihintay namin ang dakilang araw ng iyong mabuning pagdating. Mamasdan nawa namin ang iyong mukha ng harapan at magbagong anyo ayon sa iyong wangis. Kami dumadalangin. Haring Matagumpay, panalangin namin pakinggan. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin sa ating Panginoon ang mga natatangin nating kahilingan. Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng iyong pagkabuhay, nabuwag ang kapangyarihan ng kamatayan at binuksan mo para sa amin ang landas sa buhay na walang hanggan. Ang pagdiriwang namin ngayong ginaganap ay magpanibago. Nawa sa pamumuhay naming lahat sa tulong ng Espiritung sa amin nagliliwanag. Sa iyong pamamagitan, magpas sa walang hanggan. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturhiya ng Eucharistia. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal. Para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan, sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang umako sa kaparusahan upang magpatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming maawain, ipinapaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinapakiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na nagkaloob namin ay tanggapin at basbasan sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Inialay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkup, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa San Sinukob. Kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Dennis at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ipanalangin natin ang ating mga minamahal sa buhay na buhay. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ng aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa inyong kadakilaan, Diyos sa totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin sa araw na ito
ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Bilang Diyos sa totoo na namalagi pa rin taong totoo, pinararangalan namin ngayon unang-una ang ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria na malalahating laging birhen, gayon din ang kaniyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan, Pablo, Cosme at Damian. At ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginagawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalan. Ama namin iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan para sa mga minarapat mong isilang sa tubig at Espiritu Santo. Sa ikapagpapatawad ng lahat nilang mga kasalanan, loobin mo kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu na at katotohanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo na pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong bisperas ng kaniyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kaniyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingila siya sa langit. Sa iyo, Diyos, amang niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kaniyang banal at kagalang-galang ng mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipangbuni natin, ipahayag nating lahat ang misteryo ng pananampalataya. Kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal,
ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ng kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, nihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahain ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama naming, sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang pinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo, paunlakan mo ngayong tanggapin ang manal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong angkan ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak. Sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabaspas. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin. Sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng mananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon ay aming ipinagdarasal, lalong-lalo na sina Magdalena, Aniceto, Jose, Josepa, Charles Johnson, Rochelle, Primo, Lourdes, Lino, Elena, Lito, Judith, Father Nomer, Father Ernesto, Fernando, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Tayo ay mananahimik at ipagdarasal natin ang ating mga minamahal sa buhay na mga yumao. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong naguumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay sa araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa kaniyang pamamagitan, ang tanal mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, pinabasbasan at sa amin ay ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili ng managaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kamiyadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanhiyahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Umarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Manatili po nakaluhod, Horacio Imperata. Mahabaginan mga pagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya mo kami sa iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang, maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Iyoko natin ang ating ulo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa ipinagdiriwang naming Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyukunin niyo ang inyong ulo para sa maringal na pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa lahat ng kasalanan ay kanya ng ipagsanggalang, kayong nagdiriwang ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusinawa niya kayo ng kawalang kamatayang ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Hesukristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong taglay ang kapayapaang upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya! Palakpakan po natin ang Panginoong muling nabuhay. Imperata para sa proteksyon laban sa paglaganap ng COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan.
Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Panalangin kay San Roque. O Panginoon kong Diyos, ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla, pinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya'y deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kaniyang buhay. Ipagkaloob mo na kami maligtas sa salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan. Pakundangan kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami.